Si Gray, yung laki na ni Gray. Ito si Gray, kapatid ni Robo. Ito naman si Brownie. Brownie. Yan, medyo mainap. Ito naman, pinakamaganda. Si Putol. Wala yung buntot. Ayan. Diba? Kapatid ni Robo. Robo na malakas kumain. Babalik yun. Babalik ang katawan. Ano? Painin ninyo. Yan. Ano ang gawin niyo? Brownie. Cream. Ang tawasin tatlong to, ano, kapag may ano na dito. Yun no, kumusta guys? Welcome back to my channel, Kalime Online. Andito na naman tayo para sa isang content no. At kung bago ka lang sa ating channel, abay subscribe ka na po at paki-on ang notification bell para updated kayo kapag meron tayong mga bibilhing mga coins in the future no. At hindi naman po tayo laging namimili. At sinasabi ko naman po yan sa content katulad ng nakaraan no. 1 piso year 1995 to 1999. May mga nag-send na mga picture doon sa Facebook page no. Kaya lang hindi pasok sa criteria. Kaya tuloy-tuloy pa rin po. At kung meron kayong at least almost uncirculated hanggang brilliant uncirculated, syempre yun po ang aking kailangan. Kasi kahit naman din po siguro kayo bibili ng coins na kailangan, syempre dapat po yung maganda. Okay po, no? So ngayon, ang gagawin nyo lang guys, manood at makinig para makuha ninyo yung detalye para sa aking mga coins na kailangan naman ngayon ay year 2000 hanggang 2003. Ayan ha. So, sasaglitan natin dito sa n.timista.com muli para meron tayong guide. Para meron tayong idea kung magkano natin pwedeng bilhin yung inyong mga coins na year 2000 ha, hanggang 2003 guys, eh no. So ito yung nakaraan, yung hinanap ko yung 1995 to 1999 na hanggang ngayon wala pa akong nakikita na gusto ko yung condition. Karamihan na sinesend nila doon about good lang eh. Pangit na po kasi yung about good, di ba? Dapat kasi AU, at least uncirculated or brilliant uncirculated. Ganun po kasi kukulik ko po yan eh. Ngayon po. At ito ngayon naman, ang ating kailangan naman ay year 2000 hanggang 2003. Apat na piso ito. Ayan, isa-isayin natin guys ha, para malaman natin yung magiging presyo nito. Pero bakit ko nga ba sinabing doon sa thumbnail, pwede natin palitan ng 300 hanggang 600 guys no. Ito kasi no, yung year 2001 yung unang-una no, 26% siya uncirculated. Ayan, pag sinabi si uncirculated, 47 point, ayan na siya no, 93 ba yan, medyo malabo na kasi mata ko. Sabihin na natin 50 sa uncirculated condition, diba? Eh kung brilliant uncirculated pa yan, kung mas maganda pa eh pwedeng magiging 100 pesos ang year 2000 yan. Bastang magandang maganda ang kondisyon, di ba? So, 2000, ganun din. Extra point, 23.38. So, pumapatak na ito guys na sa ano ko lang, pumapatak na 50 pesos ang isa, di ba? Sa uncirculated condition. So, magkano yun? 200. Kung uncirculated ang iyong 2000 hanggang 2003, magiging 200 siya. So gagawin na nating 300 diyan para maganda-ganda yung magiging palitan natin. Diba? At mas maganda sana kung ang transaction malapit lang dito, 'di ba? Quezon City, kung Bulacan, nandito lang kayo sa Bulacan, malapit kayo dito. Be, ako na mismo ang pupunta sa inyo para palitan yang 2000 niyo hanggang 2003. At paano nga ba makikita ito, no? Paki-post lang sa Kalime Online Facebook page. Yung malinaw po ang picture ha, hindi po yung parang tinatamaan lang ng flash ng cellphone, kaya parang nagmumukhang makintab no. Ayusin po ninyo yung picture para makita natin ng mabuti.
At yung relevant naman po no, dito sa sinasabi ko yung content. At pag iba kasing year na yung i-comment natin, hindi na po natin yan ma-entertain doon sa Facebook page natin. No? Siyempre, bakit ko naman nasabing aabot sa 600 pesos? No? Pwede kong bayaran sa inyo ng 600 pesos yung apat na yan, guys. Kung no, magandang kondisyon at mayroon pa siyang kasamang mga error coin, no? Pero pag wala, ayan, susundin lang natin yung karampatang value na itong apat na piso na ito. Hindi naman natin kailangan magpaka-exaggerated sa mga presyuhan yan, eh. Diba? Doon lang tayo sa sapat. Di po ba? Ayan, year 2000 hanggang 2003. Guys, no, uncirculated condition. 50 pesos ang isa. Gawin na natin 300 yan para maging maganda ang palitan natin. Ayan, at i-comment nyo lang sa Kalimi Online Facebook page. Ito kasi yung hawak ko, guys, na year 2000. Ayan, nakikita nyo. Hindi na maganda, eh, no? Ito yung pinakamagandang hawak ko na year 2000, eh. Kaya lang, ang condition nito ay kwan lang, eh. Extra fine na lang siya. So, hindi dapat ganito. Dapat uncirculated. Dapat mas maganda rito. Ayan na. So, sinasabi ko na sa inyo yung detalye. Kapag sa tingin nyo hindi pasok sa criteria, guys, no, itabi na lang muna natin yan. Di ba? Ayan, guys, nasabi ko na po lahat ng detalye para mabili ko yung inyong apat na piso. At least, uncirculated hanggang brilliant uncirculated. Meron pa po yan kasi nakakita na po ako, eh. Meron po akong kakilalang kolektor na meron siyang hawak na ganyang mga year na talagang uncirculated pa. Eh, wala po akong makita. So, kailangan ko na po sigurong mag-effort na rin dito, no? Para makumpleto yung aking series na magaganda ang kondisyon ng mga coin. At saka na siguro yung sa year 2005 na hard to find, meron na akong nakausap dun, eh. I-message ko na lang yun. At kung mapapanood mo to, siguro alam mo yan, ano. Ayan. So, ayan na po ang kabuhan ng ating content ngayon, guys. Sana i-comment nyo sa Kalimi Online Facebook page at doon po tayo mag-uusap at mas maigi QC. Ang QC area lang at Bulacan area para mas mabilis. Kasi pag malalayo na, medyo mahirap na po. So, thank you sa mga bago. Mag-subscribe at iyon ang notification bell. So, God bless you all, guys. Out na muna tayo.